Locked in na ang dalawang kuponan para sa ating combine para dito sa IESF World Championships PH Qualifiers. Ito ay powered ng Smart 5G at supported ng ating partners Signal, TV5, Realme, and PLDT. Kami ang inyong magiging casters. Ako nga pala si Santi. Kasama natin ngayon si Butters. And marami din tayo ngayon na nagulat na maglalaban sa ating finals, Butters, would be Blacklist International and Maharlika Esports. Mm-hmm. And sinabi na nga natin to dati pa na yung mga teams na amateur na hindi nakakalaro dun sa pro leagues ay malalakas din. So, ito na yung sinasabi natin na yun, yung paglakas ng ating mga teams ay hindi lang sa pro scene, kahit yung mga amateurs nakikipagsabayan na din. Kasi minsan yung level niyan, yung benchmark niyan, lahat talaga sa Pilipinas na hawa. And given the fact na Blacklist International ay isa sa mga nagbigay ng karangalan sa ating bansa sa larangan ng MLBB, ay tingnan natin kung paano mag-fair up ang Maharlika versus Blacklist. Blacklist International ang makakatapat nila ngayon. Pero nagawa rin naman ang euphoria kanina. Diba? Nakuha na ng isang game ang Blacklist International. So, looking at this matchup, hindi imposible na kayanin ng Maharlika Esports kasi tinalo din naman nila yung MPL team na Echo bago sila umabot dito sa finals. Madami yung nagulat eh. Mm-hmm. And especially ako, well, hindi ko naman dinout na kaya ng kahit anong team makaabot sa Grand Finals. But then again, kailangan nyo alalahanin for you viewers at home na merong certain expectations talaga in terms of mga teams na makakapasok. Kasi, kumbaga, sila yung mga idol ng karamihan eh. And it's a good sign mm-hmm. for us na may mga amateur teams din na umaangat. Given the fact that kahit hindi sila nakapaglaro sa Pro League, ay talagang lumalakas at gumagaling pa sila. And looking at the future ng MLBB dito, mga teams natin, ay Santi, the future is bright. The future is bright. At ito yung mga teams or mga players na hindi kilala ng karamihan pero gumagawa na ng ingay doon sa mga amateur tournaments. Na kumbaga, matagal na silang malalakas, matagal na sila nandito sa mga teams. Yung iba nga nagsisilipatan lang eh. Sila-sila lang din eh. Yung mga naglalaban-laban doon sa amateur at sila lang din yung mga nagkakasama. So now, looking at this one, na ang magre-representa sa atin sa IESF would be Blacklist and Maharlika. At itong match na to ang magde-determine, Butters, kung sino nga ba ang magiging coach ng Team PH. Mm-hmm. Will it be Coach Bon once again, or will a new breed of coaches lead our charge papunta ng IESF? For Blacklist International, tinanggal na agad nila yung Fanny, habang yung Maharlika taking out that Venus signature Mathilda. Naman talaga ang kailangan mong respetuhin pagkalaban mo ang Blacklist. Yung mga heroes talaga ni Oh My Venus. Blacklist, yun pa rin yung formula nila sa banning. Yung mga assassins na pwedeng pahirapan nga ang buong Blacklist International dito when it comes to jungling. Kasi nga yung meta nila and yung rotation nila, yun pa rin eh. Yun yung identity ng Blacklist eh. Yung kumbaga parang ubistrat pa rin at some point. Parang doon pa rin sila napupunta. So these heroes, ito yung mga malalakas ngayon na high in mobility na kaya silang i-out jungle if ever man na-speed yung habulin. And now, another respect ban from Maharlika. Heroes talaga ni Venus. Mm-hmm. And at the same time, when you look at it, tanggalan talaga ng assassins yung ginagawa dito ng Blacklist International, Santi. Habang itong Maharlika, they really know how to respect the queen. Ika nga nila. Na itong mga heroes na to, ito yung nag-enable for Blacklist International to actually have a good tempo game. Pero kailangan nila mag-ingat ha, kasi baka mamaya masyado silang nakatutok kay Venus lang. Tatandaan natin na ito ay team game. Hindi lang ito nakatutok sa isang tao. So, baka mag-adjust sila ng last ban nila, possibly. At bawasan na ng hero si Oheb o si Wise. Yun nga, pwede lang targetin dito for their third ban. Since pag tinarget nyo lang talaga si Momshoes, eventually, may mau-open at mau-open na hero para kay Wise,
lahat sila actually, meron sila mga kanya-kanyang comfort picks na paghawak nila yon, eh mas mataas yung chance na mas mag-work yung mga strategy na nais nilang pagganahin. So, ngayon, pwede yung actually surprising for a band dito sa Maharlika, Akai, Julian, yon ang mga open, pwede nga ba sila magprayo ng pick na agad ni Wise dito or pipiliin nila magprayo ng Valentina, which is actually a strong hero for Haji din. Mm-hmm. Ngayon, speaking of Haji, this is the possible Haji hero, Santi. Valentina has been really strong in terms of competitive MLBB. Kasi kung iisipin mo, kung kukunin mo yung Valentina, malilimit mo na yung mga teams na mag-draft sila ng mga big team fight ultimates katulad ng mga Atlas, katulad. Sabihin na lang natin yung mga heroes talaga na ang laki ng impact na pagdating sa mga team fight. So, with Valentina, kailangan mag-adjust dito ng Maharlika na hindi sila pumili ng ganun ng sobrang lakas na ultimate or team fight capability para kahit papaano ay hindi maging sobrang sulit nung Valentina pick. Oo, parang wag una kayong umuha ng heroes na maganda yung ultimate kasi gagamitin lang din naman laban sa inyo. Ito yung Akai na possible gamitin ni Wise dahil nga mas may advantage to when it comes to those big objectives na pag-take. Eh pwede lang siya mag-heavy spin para tulak palayo yung jungler na mag-a-attempt ng contest. Ano kaya yung isa pa nilang isasama sa pick na to? If ever man na ilakin na nila na agaw, yung Beatrix na pwede sanang kunin ni Oheb, yung Julian jungler din ni Wise, pwede niya sanang kunin yun, pero ito ang route na gusto nilang sundan. Akai jungle ata to, dahil yung XP lane nila secured na eh. Talagang Esme na to ni Edward. Mm-hmm. At ngayon, magandang counter yan against sa Beatrix. Tandaan natin na merong Blade Armor na nasa ating item shop. At ibig sabihin nun at pwedeng mamain dito ng Esmeralda ang isang Beatrix. Ngayon, kumuha sila ng pwedeng pantapat, possible pantapat kay Esmeralda na si Thams. Pero kasi ang iniisip ko dito, may possibility na pwedeng maging jungle Thams to. Pero naniniwala ako na mas mataas yung priority in terms of jungle Julian kaysa jungle Thams sa ganitong draft ng side ng Blacklist International. Oo, mas okay nga yung mobility rin tsaka yung damage. Mas madulas yung Julian hulihin eh. Mas mahirap talaga siyang palagan. Survivability naman and fast jungling, yung Thams talaga yung pipiliin mo dahil nga dun sa passive niya ngayon. But now, 1-1 will be banned since wala pang hero si Oheb. Will this be a target ban doon sa two remaining bans ng Maharlika na uubusan na nila ng marksman or possible picks si Oheb? Pwede lang tanggalin yung Claude, pwede yung Clint, yung Brody, pero mukhang Angela. Alam nilang wala pang hero itong si Oh My Venus. Si Lina is out and may last ban pa yung Blacklist International. Mm-hmm. This is going to be very, very interesting, ladies and gentlemen, as we see merong Selena na laban na yung 1-1 na kalusot hanggang sa second phase ng banning natin. Wala na priority niyan masyado. But onto the side of Blacklist International, they would be forcing out itong mga position for bans katulad ng Selena at saka yung savior ng first phase. Ang iniisip ko ngayon, baka may possibility pa yung Maharlika dito na ilagay si Julian sa position 4. There is always that option kasi, Santi. Oo. Yun nga eh, parang sobrang versatile ng picks nila ngayon na hindi mo pa mabasa kung ano yung final talaga na form. Would this be a Julian jungler, Thams jungle? Yung Beatrix, masasabi mo, sure gold laner yan. Pero ang hirap basahin kasi dito sa 10-man ban setup natin, is that parang kailangan nyo talagang basahin or i-predict eh. Parang chess game siya eh. Na ipipredict mo na kung ano yung ipipick ng kalaban. Kasi every ban counts. Ang laki na magiging impact nun para baguhin yung buong laro. And now, na-target nila yung possible roaming heroes doon sa side ng Maharlika, will they prioritize this one or kukuha sila for the last one? At showbe. Versatile din. Pwedeng XP, pwedeng tank. I think at this point, tank na to, Santi. Possible na tank na talaga tong show na to.
there is a part of me na nagsasabi din na baka pwede yung sinasabi mo eh, baka mag-XP lane. Pero kasi bihira na natin makita yun eh. With heroes like Julian and Tams na nandito sa side ng Maharlika, parang tank na talaga yung nakikita ko sa kanya. Eh, possible. Uh-oh. Possible siguro. Kung Haji, kunin man nila itong Luli. Uy! Ano? Iban ulit, Bruno. Ito rin yung ginamit nila sa game nila kanina against Euphoria. Yung Bruno-Lolita tandem. Parang ito na ata yung nagiging formula ng Blacklist eh. Na pag may Lolita sila, parang gana yung Bruno. Since yung crowd control ng Luminon Blast, saktong-sakto para only hits doon sa bolang daladala ni Oheb. Ngayon, last thing na ng side ng Marilica and they will go for a Karina. Technically, hindi ka magkakarina pagka meron ng Akai. But at the same time, ano eh, kung kaya naman talaga abutin yung mga nasa backline at magiging maingat dito yung Karina in terms of securing yung mga kills niya at hindi siya mapipin down ng heavy spin ng isang Akai, there could be hope para sa kanya. Pero all in all, generally speaking, kung isipin mo, yung Akai dito, ang gagawin lang niya, ikutan lang niya yung Karina, hindi na makakalapit doon sa area ng pag-retrihan, and this is going to be hard for the side of Maharlika. Pero doon naman sa mga side lanes sila, I really think that meron silang fighting chance in terms of securing those heroes. Oo, parang yun naman yung strength nila. Yung XP and gold lane na nakuha lang yung Thams against an Esmeralda, tapos meron silang Beatrix dito. May pagtapatan kay Oheb sa kanyang Bruno. But let's see kung ano nga ba talaga mangyayari dito sa ating Game 1 Best of 3 Series. Again tayo dito sa ating Finals. And kung sino ang manalo dito sa match na to ay kung sila ang makakuha ng position for the coach dito sa ating pagre-represent sa PH for the IESF World Championships. Mm-hmm. And considering that meron tayong isang team from the amateur scene, it rhymes, di ba? Team from the amateur scene, ay talagang mataas ang expectations natin sa mga representatives natin ngayon. Oo, isipin mo naman na ito yung mga teams na hindi gaano napapanood ng mga fans, pero ngayon makikita na nila kung gaano din kagagaling ang mga players ng Pilipinas. Ito na nga ang nangyayari sa ating early game. Wala gaano... Up. If I'm not mistaken, Santi, pasok na sila sa combine, no? Pasok na sa combine ng Maharlika at ang Blacklist International. So, ibig sabihin, inaalam na lang natin yung coach. Kung sino yung coach doon sa team. Uy, pero si Jade, wow! Ang aggressive! Grabe. Nakuha agad first blood si Queen Venus. Naabutan niya agad doon. Pero magkakaalaman talaga dito. Ang ganda ng first blood din, ang laki factor nun, Butters. Pero magkakaalaman tingin ko talaga doon sa turtle fight eh. Yung sinasabi mo kanina mag-heavy spin lang, tapos matutulak na palayo itong Karina ni Jade. Well, he does have a certain amount of advantage against Isakai dahil nga nakakuha siya ng isang kill. Pero in terms of objective fighting, ay yung Blacklist International, yan yung gusto nila, itetempo lang sila o objective sila. Tapos in the long game, talagang ipipressure lang nila kayo paunti-unti. Tapos may realize mo na lang na, lamang na pala kami. Ay, lamang na pala sila. Ganun na lang eh. Uy, pero mukha makakuha ng kill dito. Pero ang makakasecure pa ng turtle would be Drin Sanity. Yung hero pa na XP laner na walang retribution. Siya pa ang nakagawang makasecure nito. Looking at this, Game 1, Maharlika Esports ang nagli-lead 2 kills and even sa gold, sila ngayon ang may slight advantage. Nakita mo yung ginawa ng Maharlika doon just to offset yung pag-retry ni Wise. Automatically, nung nakita nila yung mga members dito ng side ng Blacklist International, nag-advance agad sila, pero may laban na nagaganap dito, and that's going to be Jit Kundo. Haji dito goes for the kick. The Valentina power is there, ladies and gentlemen. That's going to be a double kill for the side of Blacklist International. Bawi ka agad after kumuha ng lead ng Maharlika Esports. Sa ngayon, yung mga ganong mga mistakes right after leading
yun yung kailangan mong iwasan if you want to continue to take control inside the game. Pero ngayon, si Wise, may ipagsabayan din, pagkuha doon. Kaso nga lang, another kill ang mabibigay kay Jade. Kaso nga lang, may ipit na dito si Wise. This is a 2v3 situation. Kaya ata nila patumbahin si Jade at may bawi nga talaga. May panghihigante na kagad-agad itong King of the Jungle. Habang si Haji pinapalagad ang dalawang miyembro ng Maharlika Esports. And nasabi mo na kanina, Butters, na sobrang sakto nung kanyang pagkuha ng mga ultimates. Si NIX ang lagi niyang kinukuhanan, yung Way of the Dragon. And clearly, that is going to be the main target. At tatandaan natin yung mobility pa ng isang Valentina, yung second skill niya, pwede niyang gamitin dalawang beses. At habang nangyayari yung Sipa, pwede niya pa i-layer yung isang first skill niya para magkaroon ng terrified status. So, kumbaga, kung yung Cho, hindi ka nagigising sa kanya pag nasipa ka, yung sa Valentina, hindi ka nagigising, binabangungot ka pa. Binabangungot. Mas malala ang mararanasan mo pag nasipa ka ng Valentina ni Haji. Pero ngayon, masisipa ka na naman ang isang at si Rin Sanity. Kanina, ito yung kumuha ni Pogo. Kunin na rin natin siya. The knockout coming from you is not enough to take down members of Blacklist International. Pero pepwesto pa rin sila. Ayaw nilang bumitaw habang nangyayari din sa Turtle Pit. Si Toshiya Sato naman ay nagtatangkang mag-knockout ng purple buff. But there goes the kill on to Venus. Makukuha ito ni Jade pero yung turtle marireset lang. Double knockout ang gagawin dito ni Yu at tuloy pa rin ang bakbakan. NIX will stay alive habang si Edward na mapapatumba nila. Kaso nga lang, inabot pa rin ni Haji. A battle of positioning ang nagaganap dito. Kung papansinin mo, yung pinakaunang turtle natin, it was all Maharlika Esports dahil umaban sila. Pero Blacklist International, they know their timings. At nung napansin nila na, oy, teka lang, oras na para mag-turtle, yung Maharlika dito ay inabantihan nila at hindi nakapwesto agad yung Maharlika. Kaya naman na-pushback sila ng Akai at mapupunta yung turtle sa side ng Blacklist International. Pero doon sa may baba, merong kill na magaganap kay Toshiya Sato. At grabe yung presensya ni Haji doon sa may mapa. 5-0-3. 6 minutes almost in. Parang ano yan ah. Parang 1 kill per minute siya dito ah. Not considering pa yung 6 minute mark. 1 kill per minute to, pre. Tapos may mga assist pa. Talagang, naku po. Pag itong si Haji, nabigyan mo talaga ng hero na komportable siya. Ito ang maganda eh. Parang itong Valentina na to, ginawa tong hero na to ata para kay Haji eh. Kasi sobrang lalim ng hero pool niya. Lahat ng pwede niyang nakawin na ultimate sa kabilang kalaban, ginagamit niya rin talaga eh. Nang natural na lagi niya yung pinipick dito sa mga ganitong klase ng tournaments. But as of the moment, mapapaback away ang members ng Maharlika Esports. Pero napapansin ko lang talaga dito, Butters, is yung Maharlika, parang gusto nilang gumawa dito ng mga moves na sila yung magsa-start or magpapasunod sa Blacklist. Kaso nga lang, laging nape-predict ng Blacklist kung saan yung ikot ni Rap. Kaso ngayon, mukhang pwede sana sila yeah. Tumagank. But yung conceal, hindi rin nila mamimake use eh. Yan yung mahirap din sa side ng Maharlika. Dahil nga, kung kayo yung mag-initiate, kailangan mo tignan kung ano yung mga kalaban mo. Merong heavy spin kay Wais at ang pinakatatapos talaga sa kanila yung Numinan Blast. Kaya hindi din sila masyado makaabante because there is always the chance na magbigyan ka ng isang magandang Numinan Blast. Lalo-lalo na si Venus pa yan. Classic. Naalala ko nga yung Lolita ni Venus. Classic to eh. Nung nasa Onyx pa siya, parang ito na yung mga ginagamit nila. Madalas natin siya nakikita nag-healing heroes. Pero pagdating sa setupan, hindi mo rin naman talaga makakailan na malakas siya. Kaso nga lang ngayon, siya lagi yung nabibigyan ng Maharlika Esports. Para bang siya yung pabor na laging patumbahin dito. Kasi nga lagi siyang nasa frontline. So hindi sila natatakot doon sa intimidation na nais gawin ni Venus. Makakabasag sila ng Torres sa may bandang ibaba. And ito yung magpe-pave ng way na pwede sila agad mag-switch ng lane if ever na buhay pa o hindi pa basag yung Torres taas. And Maharlika literally just being very wary of kung ano man yung ginagawa nila sa mapa. They know na laging merong chance na yung Blacklist International ay makita nila around the corner pagkaliko nila.
And for Maharlika Esports, that's something that ayaw mo mangyari. Kasi kung papansinin mo, tignan mo yung galawan dito ni Haji at ni Madam Lustrick si Venus. Nandun na sila sa mga brush, nag-aanap sila ng tao na ipi-takedown. Katulad nito! Nako po, binigay niyo yung... Ito pala yung nakakatuwa dahil kumuha silang Valentina, tapos nag-pick ng Chu yung Maharlika Esports. Eh, alam naman natin na si Haji pag naka-Chu, eh malakas talaga. Parang ito nga yung sinasabi mo kanina, Butters, na pag kumuha ka ng pick na maganda yung ultimate, parang tulong pa sa kalaban. Mm-hmm. At dito pa rin tayo pumapasok, Santi, na ang dami ding options for the side of Valentina. Meron pa siyang pwedeng kuhaan sa Beatrix, possibly, kung kailangan ng extra damage mamaya, possible ni Beatrix Passion, yung makikita natin. At si Jade naman ang napag-tripan. Haji, going in! Mabubuhay nila dito ng ipit, pero mabubuhay pa nga ba si Jane? Kaso nga lang may flicker. Tapos may panghuli pa si Haji. Ngayon naman si Edward eh magbibigay din ng damage. Makaka-flicker out siya doon. Napakabilis lang din ang kanyang pagtakas. Pero that kill onto the jungler is definitely a good trade para kay Ohib. Pero tingnan natin dahil nakabasag pa sila ng Torres sa gitna. More control for Blacklist International. Blacklist. This is their signature kind of play. Toshi Asato, sinusubukan niyang dikitan doon yung mga members sa side ng Blacklist International, pero matutumba man si Edward ay mapaparusahan siya, giving that legendary streak para kay Haji. 8-0-3, ladies and gentlemen. Almost 10 minutes into the game, Blacklist International, they're really tearing this game apart. Sila talaga ang humahawak ng lead. Sila ang nagko-control ng game, pati tempo, na kung ano nga ba talaga ang dapat mangyari dito sa mga team fights. Pero yung Maharlika Esports naman, lagi silang nagbabakasakali na baka may mahuli sila. At kung meron man, pumapalag talaga sila, hindi sila nag-hold that. But this time, bibigay nila yung Lord kasi alam nila lugi sila if i-force nila yung Lord dance na yun. Hindi pa naman to Luminous, pero magagamit at magagamit to ng Blacklist if tama yung pag-flow nila dito ng minions, knowing na inhibitor turret na lang yung natitira sa baba, tapos dalawang outer turrets na lang sa top and mid yung kailangan na basagin. Toshi Asato, madami ang nakasalalay sa kanya ngayon. Jade, hindi siya nakakahanap ng pwesto. Titignan mo yung gamit ni Jade dito. It's not the tanky Karina na nakasanayan natin. This is a mage Karina. Damage kung damage talaga, no? Gusto niya talaga makipagsabayan at pumunit ng HP dito sa mga heroes ng Blacklist. Kaso parang pansin natin. Sa bagay, kasi kung isipin mo, Santi, kung makikipagtangkehan ka at may kutang ka ng heavy spin kasi tumatagal ka doon, nawawala yung purpose ng ano yun, pagtatagal mo doon eh, kasi maiipit ka lang, matitakedown ka. Pero ang iniisip ni Jade ngayon, paano kaya kung abutin ko si Kill, abutin ko si Ohib, tapos i-burst down ko siya, tapos alis ako? Oh, pwede rin yun. In-out lang. Pagkatapos niya makuha yung important kill, pwede na siya mag-bomb out, tapos antayin na lang ulit sila. May pagsabayan sila doon. If 5v4 na yung situation. So pwede nga ganun yung pinaplano ng Maharlika Esports Butters, pero medyo delikado na ang sitwasyon nila knowing na kumakatok na dito sa base ng Maharlika Esports ang Blacklist International, and sobrang patient nila na hindi sila dito nag-overextend basta-basta. They will try and destroy the turret on the mid lane. Hindi pa natama or hindi pa enough yung damage sa Maharlika Esports para maisasabayan sa 2 fights. Pero ngayon, nakakaramdam si Drain Sanity sa kate. But here comes a conceal play. Pwedeng gumawa dito ng miracle setup si Venus, pero hindi ata nila itutuloy. Alam nila na wala rin silang minions if ever man na gusto nilang i-force to. So I think, pwede pa sila magantay for the next spawn of the Lord. Ohib now online, ladies and gentlemen. At ang trabaho niya dito, take down the turrets at palambutin kung sino man yung haharap. Mainly Drain Sanity. Papalambutin niya yan unti-unti. Kumbaga, kung hindi mo kayang daanin sa tuloy-tuloy na damage, pwersahin mo, i-crit mo sa mukha. Kayang-kaya talaga. Uy, pero ganda play na lang. Hindi nga lang niya napasa papunta sa kanyang mga teammates yung damage na yun. Habang ngayon yung Blacklist, kumuha na ng 2 miyembro. Make that 3. Yung 2 na lang yung natitirang dumipensa. Kakayarin pa kaban lang. Kaso mo, hindi na yung
Blacklist going for the base lock, meron pang minion na natira at Blacklist ang kukuha ng unang panalo sa serye na to. Victory! It's definitely something na kailangan mo i-take into consideration kapag ka kalaban mo ang Blacklist International. At times, akala mo na ikaw ay nakakalamang at the early stages of the game, kapag nakuha mo yung objective, kala mo may kalamangan ka. Pero it's the way na nag-a-adjust ang Blacklist International. Yun yung pinaka nakakatakot sa kanila kung paano sila nag-adapt. Yung first turtle fight na nakuha doon ng side ng Maharlika, kung iisipin mo, umabanti agad yung Maharlika. Nung nakuha ng Blacklist International information na yon, hindi na nila binigyan ng sa pang makapabalika, ang ginawa nila, pinuntahan nila sa Maharlika. Maharlika dito really has a plan going up against Blacklist International. Ang galing na pinakita nila doon for the early stages of the game. Pero kailangan mong ihanda yung sarili mo sa next step na iti-take ng Blacklist to secure the game. Oo, yun yung kailangan mong bantayan eh. Kumbaga, pag tinignan mo yung draft, tinignan mo yung mga past games nila, parang hindi mo mabe-base doon or hindi enough na pag-aralan mo lang yung ginagawa nila doon sa mga past games nila. Kasi every game, meron silang different plan eh. Na pag nakadepende talaga doon sa tingin ko sa shot call ni Venus eh. Kung ano yung mapag-isipan nilang gawin sa moment na yon, yun at yun talaga yung gagawin nila. And ang maganda dito sa Blacklist, actually, is may tiwala sila sa isa't isa. Actually, ang ganda nga na pagkaka-adapt ng Karina doon eh. Sa Maharlika Esports ay si Jade. Kasi kung isipin mo, yun naman talaga yung na-counter ng isang Akai tank, yung Karina tank jungle, kasi ang gusto nga magtagal doon, mag-stack up ng 3 hits, tamaan na matindi, rinse and repeat hanggang mamatay yung kalaban. Paano kung pagabilisan mo na lang, alis ka na lang agad. 'Di ba? So yun, kaya mo iwasan yung heavy spin. So Maharlika, we're seeing a bit of a, alam mo yon, moment of brilliance, although hindi talaga siya nag-shine all throughout doon sa may game. Pero you can see na meron talaga silang ways then of dealing with the answers na binabato ng side ng Blacklist International. Kumbaga, pag may problema na binato yung Blacklist International, meron din silang sagot. Pero kailangan din nilang i-take into consideration yung mga tanong na ibabalik sa kanila or yung mga sagot na ibabalik sa kanila ng Blacklist International, kailangan nila batuhin pa sila ng tanong kasi hindi ka pwede masyado magpa-decode agad sa Blacklist International. Eh. Dapat parang lagi kang may bago, lagi mo silang gulatin kasi doon natin nakikita sila. Eh. Once na nagugulat yung Blacklist International, doon sila nagkakaroon ng lapses, doon sila nagbibigay ng game. Let's see our post-game stats upang malaman kung ano nga ba yung mga tanong na kailangang sagutin sa naging laban natin. Definitely a great match for Blacklist International. Na parang, yun nga, sinasabi mo, merong mga tanong, nasasagot naman ano Maharlika, pero nauubusan sila ng sagot eh. Hindi nila kaagad-agad ma-answer ito mga nilalatag sa kanila ng Blacklist International. Sobrang daming baon. You can see here na si Edward, nung mirush niya agad yung Dominance Ice, may kita mo yung impact doon sa team fights. Kaya naman si Drensanity eh, hindi din gaanong nagamit doon sa kanyang sustainability dahil nga laging nandyan si Edward sa mga teamfights. Bandang mid game to late game, hindi niya na talaga binigyan pa ng chance eh, na lumayo siya at mag-clear-clear na lang. Lagi na lang siya sumasama. And si Kiel, hindi ba natin makita yung kills niya, yung assists and yung turret damage niya for sure kung titingnan natin. Sobrang taas niyan kasi siya talaga yung bumabasag ng mga tore. Let's see sa highlights kung ano nga ba nangyari doon. Pero kasi grabe din kasi si Ani. Si Haji. May part sa akin na gusto ko pa siyang i-analyze further. Pero sa totoo lang, ang masasabi ko lang dito, ang brilliant ng performance ni Haji na parang lahat ng kahinaan, lahat ng butas na nagawa ng Blacklist International, natapalan niya dahil sa play na ginagawa niya. Yung mga show plays na nabibigay niya, yung mga sipa na nagagawa niya, katulad nito, yan talaga yung nagpapasil ng deal eh. Kumbaga, dalawang kill lang dapat yung makukuha in general, ay isang kill lang yung makukuha in general, pero nagiging dalawa. May plus pa, parang bonus, dahil nandyan si Haji. Factor, eh. So mas napapabilis. At saka ano, ang Valentina talaga,
kapag ka nauna yan or nakuha ng dalawang kill yan, automatic hanggang, sabihin natin, mid-game, papahirapan yan yung buhay mo. Kapag nakakuha ng Valentina ng onting kalamangan, expect mo na na mahirap yung game. Dahil hindi titigil yan eh. Magiging confident lang lalo yan. Oo, mas magiging matapang siyang pumasok na lang pumasok and kumuha nga ng mga ultimates na pwede niyang kopyahin with the IMU. And lagi niyang paborito talaga si NIX. Parang kulang na lang pasalamatan dito ni Haji si NIX na salamat kumuha ka ng choke. Kasi meron akong pampasa sa mga kakampi ko. Yun lang talagang ginagawa niya lagi. Tapos siya rin. Alam mo ba, consideration ko sa Valentina? Oh. May mga hero si Valentina na kapag kainagaw niya yung ultimate, naagaw niya na yung buong identity ng hero. Plus, pinaganda pa niya. Oo, kasi iba yung may set mga of skills doon sa first and second. Oo. Bigyan kita na isang example. Isang example na nakikita ko na sobrang ganda talaga. Atlas. Kapag ka nakuha mo yung ultimate ni Atlas, parang improved version ka na. Improved version ka na ng Atlas. Dash. Kasi kapag katapos mo sa Fatal Links, pagkatapos mo sa Fatal Links mo, may terrify ka pa. Kumbaga, hinold mo na ng todo yung kalaban. Yung